Okay mga kaibigan, tumalo nga po at bumalugbog dito kay General Casimero na si Jonah Sultan. Lumapag na nga po ng Japan mga kaibigan. Siyempre, nauna na dyan sila Champ Jerwin ng Kahas. Ngayon po, lumapag na din si Jonah Sultan. Re-res back mga kaibigan sa mga Hapon. Siyempre, di ba, unfortunately, noong mga nakaraan, nagtatatalo ang mga Pilipino sa kamay ng mga Hapones. Pero ito mga kaibigan, Jerwin ng Kahas and Jonah Sultan, re-res back po para sa Pilipinas mga kaibigan. Ito pong si Jonah Sultan, undercard po yan sa triple header, no? Na syempre pangungunahan ni Jerwin ng Kahas versus Takuma Inoue mga kaibigan. Pero itong kalaban ni Jonah Sultan mga idol, malakas ang loob. Ito pong si Riku Masuda mga kaibigan, ang record bagitong bagito pa. 3 victories, 1 defeat mga kaibigan. Ganun kasi ang mga Hapon eh. Hindi sila nag-i-stat padding, hindi sila yung maraming tune-up, hindi sila ganun. Ano sila agad eh, magaling agad na kalaban ang gusto nila or veterano agad na kalaban ang gusto nila para ma-testing kaagad. Pero, I believe no, nagkamali sila. Riku Masuda, I think yung team mo, nagkamali kayo accepting the fight against Jonah Sultan, who is very solid mga kaibigan. Jonah Sultan was never knocked out in his career mga kaibigan, although may mga talo siya, but yung mga talo niya mga idol eh, yung against Jerwin ng Kahas, which is title fight mga kaibigan, at yung kay dun sa matakbo na si yung taga UK, nakalimutan ang pangalan ng taga UK, si Butler, yung takbo ng takbo. So, 'di ba, very remarkable din ang mga panalo ni Jonah Sultan mga kaibigan. Bago siya matalo kay Butler, yung Carlos Caraballo na wala pong talo na bata ni Miguel Cotto ay 4-5 beses po niyang pinabagsak at siya po ay nanalo via unanimous decision. Doon din po sa undercard ng Casimero versus Rigondo, tinalo niya naman po ang African American na si Sharon Carter. Ayan, napakadulas din po niyan, pero yan po ay pinabagsak ni Jonah Sultan, no? At syempre pa yung mga notable na tinalo niya, yung Ardin Diale, nanalo po siya dyan ng unanimous decision, although natalo siya kay Champ Jerwin ng Kahas, mga kaibigan, para sa kanyang IBF World Super Flyweight title shot. Pero bago po niyan, tinalo niya po itong tawag dito, bayabas at talaga nga namang maangas na si General Casimero via unanimous decision noong 2017. Kung sino nga manalo sa kanila doon, will challenge Jerwin ng Kahas, and nanalo din si Jonah Sultan. Pero prior to that, nanalo din po siya by KO sa former world champion din na si Sunny Boy Haro mga kaibigan. At syempre pa noong 2016, ito po ang hindi natin makakalimutan, yung kapatid ni Zulani Tete ay pinatulog po ni Jonah Sultan, ha? Ito pong si Makazole Tete. Panoorin nyo sa YouTube, napakatinding laban po niyan, napakatinding performance ang pinakita ni Jonah Sultan. So, ito na mga kaibigan, maging excited na tayo lahat dahil Japan, ito na ang mga Pilipino, re-res back ngayon. Jonah Sultan, Jerwin ng Kahas, let's go champ! Woo!